Ilagay lamang ito sa kaliwa ng inyong sapatos upang siya po ay sobrang maiiyak kung hindi kanya makita o makakausap. Hello mga guys, kumusta kayo? Panibagong araw, panibagong video na naman tayo. And sa araw na ito ay isa na namang video ang aking ituturo sa inyo na simpleng gabay o simpleng pamamaraan na makakatulong sa atin. At bago ang lahat, gusto ko lang mag-disclaimer sa mga taong hindi naniniwala at hindi gusto ang mga kagaya nitong video. Please skip this video and maghanap kayo ng videos na gustong gusto nyo dahil ang video na ito ay para lamang ito sa mga taong naniniwala and gusto mag-try. Sa lahat po ng mga nagko-comment po dito sa aking video dito sa loob ng aking channel, mag-ingat sa lahat ng mga nagre-reply sa inyo na dinadala kayo sa WhatsApp in Emo app upang makaiwas po tayo sa mga scam. Ngayon po, ituturo ko sa inyo paano maiiyak yung partner ninyo kung hindi kayo nakikita, hindi kayo nakakasama, yung tipong hindi niya maramdaman or hindi niya ma-explain yung gusto or yung naramdaman niya dahil sa sobra-sobra niyang pagkasabik na makasama ka, yung tipong gustong-gusto kanyang mayakap, ngunit nasa malayo ka. So ito po ang ating gagawin ngayon upang maramdaman niya kung gaano ka ka-importante para sa kanya. Ito ay pwedeng gawin sa parehas ang kasarian, babae to babae and lalaki to lalaki. Siyempre naman sa ating babae at lalaki na mag-partner. And ayun po, dito kailangan natin dito ng ating gagamitin is kailangan lamang natin dito ng kaliwang sapatos. Isang piraso lamang sa kaliwang sapatos po, isang pirasong sapatos yung sa kaliwa. Kailangan din natin dito ng papel at panulat. Ito lamang ang dapat nating ihanda sa pagre-ritual na ito. Ngayon kapag ready na yung mga bagay na aking mga naibanggit, isunod po ninyong i-ready sa inyong sarili. Ngayon po, kailangan na mag-isa ka lamang na gumawa nito at wala pong dapat na nakakaalam at hindi mo rin ito ipagsasabi sa kahit kanino, kahit sa ka-close friend mo pa. Ang importante po, ikaw lamang nakakaalam sa inyong mga ginagawa para ito sa inyong ikakabuti. Ngayon, dapat po ay mag-isa ka lamang at nasa loob sa inyong kwarto at alam mo sa inyong sarili na gustong-gusto mo itong gawin at alam mo sa inyong sarili na ito ay makakatulong sa inyo. At kung ikaw ay may malakas na paniniwala nito, gawin mo ito dahil para po ito sa inyo. Ngayon po, ang unang-una mong gawin ay napakadali lamang. So, kumuha ka ng isang perasong papel na maliit. So, kumuha ka ng isang perasong papel na maliit. Sulatan mo ito ng 3 bises ng pangalan niya at apelyido. Pangalan at apelyido po ni target. Sulatan mo ito ng 3 ulit. Ngayon, kapag naisulat nyo na dito ng 3 ulit yung pangalan at apelyido ni target, ang gagawin po ninyo dito sa gilid or dapat na sa gitna po ang pangalan at apelyido ni target din dito sa gilid. Isulat po ninyo dito ang iiyak ka hanggat hindi mo ako makikita o makakausap. Paikot po na isulat ninyo dito sa kanyang pangalan. So halimbawa po ay nandito po yung pangalan at apelyido ni target. Nandito po siya sa gitna. Ngayon, isulat po ninyo dito sa ibabaw, sa gilid at sa baba, tapos sa gilid yung ating magic words na iiyak ka hanggat hindi mo ako makikita, hindi mo ako mayayakap, hindi mo ako makakausap, iiyakan mo ako lagi, sobra-sobra mo ako mamiss or ano pa man ang gusto mong isulat. Basta again po dito sa gitna po ang pangalan at apelyido ni target ng 3 ulit. At dito sa itaas, sa gilid, sa baba, at sa gilid, yung ating magic words na inyong isulat para kay target. Ngayon po, kapag naisulat yun na, ang gagawin nyo lamang ay napakadali lang. Hawakan nyo lamang yung papel na inyong isinulatan. Hawakan ninyo at itupi ng 3 ulit. So, tupiin nyo lamang ito ng 3 ulit at pagkatapos nun, hawakan nyo lamang. Sasabihin nyo lamang dito ang gusto niyo, yung pangalan niya at apelyido at yung mga magic words na inyo isinulat, sabihin ninyo or ulitin ninyo dito pagkasabi. At pagkatapos nun, kunin ninyo ang inyong sapatos. Kaliwang sapatos po ang ating kakailanganin dito. Kaliwa po at pagkatapos nun, ilagay doon sa kaliwang sapatos itong papel na ito. And mas maganda na
kapag gamit ninyo or gagamitin nyo ang inyong sapatos, huwag ninyo itong alisin doon sa loob. Doon lang or manatili lamang ito doon sa loob. Mas maganda na maapakan mo ito lagi para mas mabilis itong maramdaman or mas mabilis ang talab nito. So, ayun po. Gawin ito sa araw ng Tuesday and Friday dahil yun po ang pinakamalakas na araw na gagawa tayo ng rituals and pampaswerte. At kung gusto niyo naman gawin sa ibang araw, mas maganda po na gawin ito sa ibang araw or pwede rin ito gawin sa ibang araw kung malakas po ang inyong energy at ayun po, may sinag ang buwan. So, ayun sa lahat po ng mga gustong magpa-shoutout, mag-comment lamang sa baba para ma-shoutout ko kayo sa next video. And sa lahat po ng gustong magtanong, mag-comment lang din po sa baba para ma-replyan ko din po kayo. Salamat po sa inyo. Bye-bye everyone. God bless us all.